ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan nila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pakikinig at pagmamahal. Ang 4th ito sa panahon ng Kwaresma ay kilala rin sa tawag na linggo ng kagalakan o Laetare Sunday. Pinaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa ngayon tungkol sa kababaang loob bilang susi sa tunay na tagumpay at kaligayahan. Magiging maligaya lamang tayo kung magsisimula tayo sa ibaba. Magiging matatag tayo kung sisimulan natin ang ating pangarap sa pagbuo ng matibay na pundasyon sa ibaba. Kababaang loob ng pakikinig. Mas madaling magsalita kaysa makinig. Kapag tayo ang nagsasalita, tayo ang nasusunod kung ano ang gusto nating sabihin. Subalit sa pakikinig, kailangang tumahimik at pagtuunan talaga ng pansin ang nagsasalita. Sa ating unang pagbasa, makikita natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ayaw nilang makinig kay Yahweh. Sumama ng sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakikimarim na gawain ng ibang bansa. Ngunit si Yahweh ay patuloy na nagpapadala ng mga propeta para magsalita sa kanila, ngunit hindi sila marunong makinig. Sila ay mayayabang at iniisip nilang mas magaling sila sa Diyos. Sa ating buhay may pagkakataon na pinipili natin ang gusto nating mapakinggan. Naway piliin natin ang Diyos at pakinggan natin siya. Sino ba ang pakikinggan natin? Ang nagsasabing gumawa ka ng mabuti o yaong nagsasabing gumawa ka ng masama? Naway pakinggan natin ang may kababaang loob, ang Diyos lang na nagsasabi sa kung ano ang makabubuti para sa atin. Kababaang loob ng pagmamahal. Ang isang malungkot na kalakaran ng mundo ngayon ay ang pagturing sa isang tao na walang maiaambag sa lipunan bilang walang silbi at mabuti pang mamatay na lang. Ang kaisipang ganito ay pumapasok na rin sa kaisipan ng mga ordinaryong tao. Halimbawa sa buhay may asawa, baka ang itinatanong na ay, ano ba ang mapapala ko kung mamahalin kita? Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, may mapapala ba sa atin ang Diyos kung mamahalin niya tayo? Sa katunayan, wala naman tayong maidaragdag sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit dahil mahal na mahal niya tayo, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Ang tanong ngayon, ano ba ang kaya nating ibigay sa Diyos? Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay ang pagtatanong kung ano ang kaya nating ibigay at hindi kung ano ang makukuha natin. Ang daan papuntang itaas ay nagsisimula sa ibaba. Ang daan papuntang langit ay nagsisimula dito sa lupa.
kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gusto nating mapunta sa langit, matuto tayong makinig at magmahal ng may kababang loob katulad ng nakikita nating ginagawa ni Jesus sa krus.